And good morning mula dito sa London. Pag-usapan natin kung kumusta ba dito sa London. Kung safe ba, kumusta yung cost of living. Okay. So first of all, you gotta remember na kahit saan kayo mapunta, there's always gonna be good and bad things, di ba? Kumusta ba yung cost of living dito? Sa tingin ko sa akin, in general, mataas yung cost of living dito. Okay. Ang isa lang sa pinaka-napansin ko dito sa London, na much less yung price compared sa Dubai is yung alak, mas less dito. Yung taxi, yung transportation, similar sa Dubai, mataas yung ano nila dito, mataas yung rate ng taxi. Unless siguro mag-train ka or mag-bus ka. Ayan. So, ayan, nasa downtown city tayo. Ayan. Nakad-nakad lang ako dito sa... doon yung mga ano nila, yung mga bus. Doon nakaparada pala yun. Ayan. One time na try ko rin tong bus na to eh. Libre yung bus ko. I'm not sure kung libre talaga siya, pero akala siguro ng driver na nag-tap na ako nung card ko na paid na ako, pero alam ko hindi libre. Nakalibre ako isang sakay dati sa bus na yan. Kung ideal bang tirhan yung London? So tingin ko oo naman, as long as may trabaho ka. Yun yung pinaka-importante din. Or kahit saan naman siguro tayo mapunta eh. Kahit saan na bansa naman tayo mapunta. As long as may trabaho ka. Para sa ating mga Pilipino, kung marami bang opportunities dito, oo rin. Marami rin dito sa London. Pag naglakad-lakad ka, maraming mga namamalimos. Alam mo yun. So, madami rin kasing ano dito talaga. Mga iba't ibang nationalities na kumbaga end up na mga wala rin trabaho. Kung sa trabaho naman, marami din Pinoy dito na yung mga trabaho nila, it's ano lang, mga part-time. Pero, importante kasi dito, or kahit saan ka mapuntang bansa abroad, kung masipag ka talagang kikita ka ng pera eh. Maganda ba yung London? Oo naman, syempre, maganda sa maganda. So far, mabait naman yung mga tao. Pero, in some occasions na tingin ko may mga ibang tao talaga na may mga pagka-racist. Pero sa tingin ko naman, komportable naman siyang tirhan or okay naman mabuhay dito sa London. Ngayon, yung cleanliness ng lugar, minsan maraming nakakalat na basura. Yan. Yan, pare, kumusta? So, na-enjoy ko ba yung London? Well, so far naman, okay naman. Kasi sa tingin ko naman, ang importante, kailangan i-appreciate natin lagi yung mga maliliit na bagay na nagkakaroon tayo, di ba? And kahit saan naman siguro tayo mag-travel or bumiyahe, kahit hindi ganun kalaki yung budget mo, pero kung marunong tayong i-enjoy yung pagkakataon na yun, yung moment na yun, then it's all good, di ba? It's always good na mapunta sa isang lugar na hindi mo kabisado, na hindi ka familiar. Kumbaga, so siya, nagbibigay siya ng excitement na parang gusto mong ma-explore yung isang lugar na yon at ma-appreciate mo kung anong merong buhay yung ibang tao sa ibang lugar. So, kumbaga, yung pagbabiyahe, lagi kang merong mapupulot or matututunan sa isang lugar na yon or pati sa buhay mo. Yun. Ayan, Itsu. Kung ano man mga struggle nyo sa buhay, it's alright. May panibagong bukas ulit. Bukas.